Patay ang isang babae matapos saksakin umano ng kanyang kalibin sa Quezon City. Arestado ang suspect sa follow-up operation sa Cavite. May unang balita si James Agustin. Limang saksak sa leeg, tagiliran at mukha ang tinamon ng 23-anyos na si Lori Joy Laman. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian ng buhay. Nangyari ang krimen sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City kahapon ng umaga. Ang sumaksak umano sa biktima, mismong kinakasama niya, ang 19-anyos na si Saranton Harales. Naaresto siya ng QCPD-CIDU sa follow-up operation sa Cavite. Ayon sa pulisya, mahigit 2 taon nang nagsasama ang dalawa pero nagdesisyon sila maghiwalay na. Ilang beses na raw nag-away ang mag-live-in partner. Ang naging usapan sana nila, maghihiwalay na ng maayos, di ba? Isosoli ni nung ating suspect, no? Itong si Anton, yung mga gamit ng biktima para tapusin na yung samahan nila. Sumulpot doon yung allegedly third party nitong biktima. Doon na raw naglabas ng kitchen knife ang suspect at ilang beses na inundayan ng saksakang biktima. Yung ating initial investigation lumalabas, meron silang di pagkakaunawaan. This is a, siguro matatawag natin itong crime of passion. Meron silang kinakaharap na domestic dispute. May third party involved. Maharap ang suspect sa reklamong murder. Umamin siya sa nagawang krimen. Nandilim yung paningin ko. Pinagtatanggol niya po yung lalaki niya. Kumbaga tinataboy niya ako. Sinabihan niya ako ng ko. Umalis ka na dito. Hindi na kita kailangan. Siyempre po, masakit po sa akin. Labis naman ang paghihinagpis sa mga magulang ng biktima nang dumating sa Camp Karengal. Naway makamit daw ng kanilang panganay na anak ang hustisya. Masakit po ang loob ko. Hindi ko tanggap sa yung ginawa ng Anton na yan. Sana habang buhay pagbayaran ni Anton yung ginawa niya sa anak ko, sir. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.